ginanap na Sports Fest 2017 ng mga graduate school sa NEUST. Rumampa sa entablado ang mga pambato ng bawat organisasyon ng naturang universidad. Hindi lang sa pagrampa nagpamalas ng galing ang mga kalahok, kundi maging sa question and answer portion ay nagpakitang gilas din ang mga ito. So, sa tanong pa, ng paano ko mapropromote ang larong Pinoy sa aming lugar? Unang-una po, nariyan po ang social media. Hindi lamang po para sa aming lugar, para po sa mas nangarari. At kung pupunta po ako sa mas specific na lugar na kung saan sa amin, mismo ako po ang makikilap po sa mga larong yon dahil ako ay isang Pinoy at proud ako sa laro natin. To get involved or engaged in sports like basketball, why basketball? Because basketball involves teamwork that reflects the bayanihan, which is the Filipino culture. Okay? And through social media, of course, as an MSIE student, I will use the technology to reach each and everyone to promote the sports. Because basketball, pusong Pinoy sa laban. Sila po ay busy-busy sa pagkamit ng gadgets. Nung panahon ko po, kung may maibabalik lang po ako ng laro, nung panahon ko, siguro po yan ay ang patio na yan. Sapagkat, ang paglalaro ko nito sa labas, maipakikita ang disiplina ng tao. Sa patio na yan po, makikita po natin ang disiplina at ang paglalaro ng tapat at walang daya. Gayun din po, pinapromote nito ang physical na energy ng mga kabataan. Yun lamang po at marami nito. Patintero promotes teamwork and coordination. Teamwork, in order for them to achieve one common goal, and coordination, in order for no one among them will be lost. That's all, thank you. Nakuha naman ni Mitchell Dumlao at Arnold Aguinaldo ng Master of Business Administration ang third place. Second place naman si Jane Cabantog ng Master of Science Education at King Alvin ng Master of Science in Business Technology. At ang itinanghal na Mr. and Miss Sports Fest 2017 ay sina Cesar Ian Salak ng Master of Science Education at Ann Cristel Olanda ng Master of Public Business Administration. Nakatanggap ng SAS at Bukey ang mga itinanghal na wagi sa kompetisyon. Nakilahok din ng bawat organisasyon sa mga palaro tulad ng table tennis, basketball, volleyball, chess at harang taga. Ayon kay Ann Cristel Olanda, labis ang katuwaan nito sa nakamit na titulo bilang Miss Sports Fest 2017 ng kanilang eskwelahan. Masaya ako, thankful ako, siyempre sa pamilya ko, sa mga kaklase ko, sa Panginoon, kasi sa walang sawa nilang suporta sa akin. Ang aking magulang, ang aking mga kaklase sa PA, gayon din ang aking mga katrabaho sa Provincial Government of Nueva Ecija na sumusuporta sa akin, ang mga professors, at siyempre ang NUST at ang Panginoon. Tagang thankful talaga ako kay Lord kasi lahat to ay para sa Kanya. Ayon naman kay Cesar Ian Salak, hindi maipaliwanag na saya ang kanyang nadama. Dahil sa muling pagbabalik, hindi lamang sa kanyang pinanggalingang universidad, kundi maging sa itaas ng entablado. Nagpapasalamat din siya sa lahat ng sumuporta sa kanya kahit walang preparasyon ay nakuha niya ang titulo. Nagbaliktanaw ako dun sa mga pangyayari nung college ako na sumasali ako. At it's an overwhelming for me na bumalik ulit sa stage para makipag-compete ng mga ganitong klaseng pageantry. Unang-una, syempre pinapasalamatan ko ang Panginoon na binigay niya sa akin yung titulo na hindi ko talaga ina-expect kasi walang preparation for this pageantry. Maraming salamat po. Sa panayam naman Elvira Ronquillo, Vice Governor ng Student Council, ang layunin nito ay ma-develop ang sportsmanship ng bawat isa, magkaroon ng magandang samahan at mas makilala pa ang bawat organisasyon. Ganun lang kasimple ang namin dahil ito ay sportsmanship at saka para ma-develop ang camaraderie ng bawat mag-aaral ng graduate school dito sa NEUST. Ngayon kasi halos lahat nag-participate
yung mga bawat society at saka simpleng palaro pero ang pinaka objective kasi nito ay yung maging maganda ang relasyon ng bawat society ng graduate school dito sa NEUST at yung support din ng aming president ng NEUST, dean, mga professor, yung aming mga advisors, yun, nakita namin talaga yung full support nila sa mga activities ng graduate school. Para sa Balitang Unang Sigaw, Pia Sagat.